What's up, kalapatids? Welcome to Treslock Region TV. So, ngayon araw, mais kakalinis ko nga lang dito sa loaf. So, naglinis muna tayo bago tayo nag-disinfect. So, ito yung disinfect, kalapatids. So, nilagyan lang natin siya ng sunrox tapos tubig. Ganun. So, balance lang dapat without gang katapang. So, ito yung ginamit natin. Nag-disinfect na ako at naglinis na rin ako dito sa loaf. So, ngayon, meron kaming update at balita sa inyo, kalapatids. At di ka kami nakapag-vlog. Simula nga nung isinakay na nga si Atapang sa trako, naalala niya at wala rin kami upload nung linggo na dapat is abangan nga, kalapatids. Kasi nagka-problema nga tayo, kalapatids. So, si Atapang nga, kalapatids, is hindi na nga siya bumalik, kalapatids. Hindi nakabalik si Atapang. So, hanggang ngayon, wala pa rin si Atapang. So, nasa 4-5 araw na rin ata siyang wala simula nung nag-release. So, si Atapang, kalapatids, is hindi nga siya nakauwi. Kasi nung linggo is hard race nga, kalapatids. Sobrang lakas ng ulan. At saka higit sa lahat is may bagyo nga, diba? So, malakas yung hangin at ulan, kalapatids. At yung pinaka-problema kay Atapang, kalapatids, is 9 na lang yung magkabila ang pakpak niya, tapos malalaglag pa yung isa nung nag-stamp nung Friday. So napansin natin na matatanggal na nga rin yung isa pang pakpak niya, no, kalapatid. So mga yung kabila is 8 na lang, isa 9 na lang. So hindi na balance, kalapatids. Bale, tatlong bagwis na yung natanggal sa kanya. Kaya rin siguro nahirapan umuwi si Atapang, kalapatids. Plus yung hangin at bagyo pa, kalapatids. Kaya hindi pa nga siya nakakauwi hanggang ngayon, kalapatids. So okay lang yan. Normal lang naman yan pag nagre-race tayo. Ano? Normal lang na mawalan nga, kalapatids. So yan, may update tayo. At ipapakita ko nga sa inyo yung anak nga ni Atapang, kalapatids, na huli ko yatang pinakita nung paalis si Atapang. Ngayon, kalapatids, is malaki na nga siya. 1 week na nga siya, kalapatids. 7 days. So yan, let's go. So ito nga yung pares ni Atapang, kalapatids. Mag-isa na nga lang siya nagbubuhay dyan sa inakay nila. So bali yung inakay nila is hindi pa nga natin nalalagyan ng ring nga din, kalapatids. Ano? So kaya din natin to pinares kay Atapang dahil kung makikita nyo, matapang din siya, kalapatids. Ayan, no? Pareha sila ni Atapang. So nakapanghinayang nga is hindi tayo inuwian ni Atapang. Pero okay lang yan, normal lang yan na mawalan tayo, kalapatids. Ano, pagkarera. Bawi na lang tayo sa north. So ito yung anak niya, malaki na rin, kalapatids, at mukhang aray ko. Mukhang grizzle din yung ilalabas kung mapapansin nyo nga. Ayan, i-upcut natin dito. Ayan. Mukhang grizzle nga din yung ilalabas nito, kalapatids. Kasi kung mapapansin nyo, is, ayan, nagdumi pa. So kung mapapansin nyo, ayan, may puti, may itim. So halo-halo yung kulay niya sa pakpak, kalapatids. So mukha nga itong grizzle din, mukhang katulad to at kamukha ng tatay, no? At wala pa nga siyang ring, kalapatids. Ayan, di pa natin siya nalalagyan ng ring. Wala pa nga siyang ring, so nagde-decide pa kami. Nag-iisip pa si Tresla kung lalagyan niya ba ng pang-norteng ring. Kasi, kalapatids, baka nga is hindi natin malagyan ng pang-norteng ring dahil nga ay baka mabansot siya, kalapatids, kasi mag-isa lang, hen lang yung nagbubuhay sa kanya. Wala yung kak, wala nga si Atapang, so baka mabansot. Wala pa tayong syringe para nga matulungan siya sa pagpapakain dito sa inakay niya, no, kalapatids. So ayan, malaki na rin, 7 days na rin tong inakay ni Atapang at malusog naman siya, kalapatids. So magdi-decide kami pag nakapag-desisyon kami. Update namin kayo kung lalagyan natin ng singsing to. Comment din kayo sa baba, kalapatids, kung ano yung tingin nyo. Kung lalagyan ba natin to ng ring na pang norte, no, kalapatids. Kung gagamitin ba natin siya sa norte. Rektang anak ni Atapang, kalapatids. Ayan, nakapanghinayang si Atapang. Pero okay lang yan, kalapatids. Normal lang tuwing nawawalan, ano. So, ganyan talaga. So, ayan nga, kalapatids. Yung Rayso nga natin at yung Terminator is pinagpares nga natin silang ulit dalawa. Ayan, kung makikita nyo, naglilimlim na yung hen. So, check natin yung itlog. So, meron na siyang dalawang itlog. Ayan, malalaki yung itlog, malusog, kung nakikita nyo nga, kalapatids, ano. So, binalik nga natin to sa pairing. Basta binalik nga natin to silang dalawa sa pares nila. Kasi nga, na-realize namin is wala nga pala tayong pang-norte na linyatan bilang dalawa, kalapatids. Ano, wala tayong Rayso cross Terminator cross sa Pakito.
So itatry naman natin yung linyada nitong dalawang to kung sino yung papalo dito sa Love Kalapatid. So ayan. So yan yung gagamitin natin ngayong Norte, yung magiging inakay nila, gagamitin din natin ngayong Norte Kalapatids. So meron pang dalawang singsing doon na pang North. So yun yung isisiksik, isusuksok natin dito sa isang anakay dito, tapos malamang sa anak ni Atapang Kalapatids pag nakapag-decide na nga tayo. So ngayon, wala pa nga tayong desisyon na nagagawa. Kaya hindi pa natin alam Kalapatids. So i-update namin kayo kung meron na kaming madesisyonan Kalapatids kung kanino nga natin ilalagay ito. Yung singsing nga na yun Kalapatids, ano? So a few moments later. So ayun na nga Kalapatids, at meron nga tayong bagong kalapati dito sa Love Kalapatids. Pero so ito lang para malinaw, hindi atin to Kalapatids. So ito pinagkatiwala lang to sa atin. So ayun, salamat sa pagtiwala sa atin, ano, sa pag-aalaga. So ito binigay lang muna sa atin para alagaan nga natin kasi galing to sa kabila. Tapos edi tapos na sila mag-breed, nakakuha na sila ng line. So kailangan na kukunin naman natin, sa atin naman ibinigay ito Kalapatids, para tayo naman yung mag-alaga, para pag hindi na busy yung may-ari nga, is kukunin na niya dito Kalapatids. So yung may-ari nito Kalapatids, halos doon din tayo kumukuha ng linyaga. So ito halos hindi kumalinyado sa atin, sa kanya galing Kalapatids. So ito kanya rin to Kalapatids. Ayan, siya yung linyada niya is litar Kalapatids. So ayan, may bagong-bago tayong linyada dito sa Love. So pinayagan tayong mag-clutch. So isang clutch lang daw. So kuha lang tayo ng anak. So isang pares lang na anak. So at least magkakaroon tayo ng litar dito sa Love Kalapatids. Ayan, kung makikita nyo, para siyang checkered pero white flight Kalapatids. So ayan, nakatistis nga kasi nga baka makatakas nga, no? So ayan, nakatistis nga Kalapatids. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng kulay niya Kalapatids, ano, parang checkered, parang dark na checkered na white flight. So yung 4, 5, 6, 7. So 7 na bagwis niya dito is puti Kalapatids. So dito mukhang mas unti. Ayan, kung makikita nyo, 5 lang yun nanditong puti. So ang ganda niya Kalapatids. So kak nga siya Kalapatids. Ayan, no? Kung makikita nyo, napakaganda ang kalapati. Ano? Ang ganda din ng kanyang eye sign. Kung makikita nyo, ayan, itututok ko para mas makita nyo nga Kalapatids. Ayan. Ayan. Ang ganda rin ng kanyang eye sign. So malusog na rin siya Kalapatids. Napurgan na rin siya, nakondisyon na natin siya para makuhaan na rin na natin siya ng lahi. Ang problema niya Kalapatids is hindi pa nga siya pares na pares, kaya hindi pa talaga na, wala pa siyang pair dito sa loob ng loaf. Pero ipapares nga natin siya dito sa hen natin na to. So dito natin siya ipapares Kalapatids dito sa Burlington, ay sa MacArthur finisher natin. So ayan, pareho silang dalawa, black white, kaso yun may halong blue bar nga Kalapatids, ano. So eto, dito natin to. So hen to Kalapatids, ano, kung alam nyo, kung nakatuto kayo sa ating channel. So ito yung MacArthur finisher natin na hen. So si black nga hindi na natin pwede ipares dito, so hiniwalay na natin dahil nga is nagkaroon nga siya ng balaleng Kalapatids. So dito natin ipapares. So magkasama na sila sa isang cage. So mamaya papakita ko sa inyo, magkasama na sila sa isang cage. Ang problema nga is hindi pa rin sila pares pa Kalapatids, hindi sila nagpapansinan sa loob ng cage. So wala talagang interaction, walang nangyayaring kahit na ano mga Kalapatids, ano. So ito yung ipapares natin sa kanya. So sobrang big hen nito Kalapatids, ang laki. So yung may-ari nun, nung nagpahiram sa atin ng kalapate, is ito rin, dito rin natin ito kinuha Kalapatids. Yung MacArthur finisher nga natin at karamihan ng mga linyadang meron tayo dito is sa kanya nga galing Kalapatids. Ito nga Kalapatids is tinigil na nga natin to, ano. So to si Jamie Lim natin at ito yung pares niya. Tinigil na nga natin sila Kalapatids at kailangan na nilang magpahinga, ano Kalapatids. Tigil na muna tayo sa pagbe-breed sa kanila kasi baka malaspag na rin sila Kalapatids, ano. So halos lahat ng kalapati natin is nandun sa aviary Kalapatids.
Ayan, nandun sila sa aviary, tamang paaraw, tamang pa-viewing. So, si Lawin yan, kalapatids. Tapos, eto si John Arden. So, si John Arden nga, kalapatids, is napilayan nga yan. Ayan, kung makikita nyo yung paa. Eto, to. So, siguro pa, sumabit siya dito somewhere, kalapatids, kagaya nga nito. So, delikado rin talaga to. Siguro sumabit sa ganyan, kasi sobrang tapang at sobrang likot nito. Siguro sumabit yung paa. Kaya nga, Nahiwa talaga yan, kalapatids, yung mismong paa yan. Nilagyan natin siya ng quick heal. Nag-spray tayo para nga gumaling. So, magaling naman na. Nung nakaraan pa yan, nung nag-live tayo, is nasugatan siya at di siya nakapaglakad ng maayos. Pero kung makikita nyo, is magaling na nga siya, kalapatids. Tapos yung pinares niya ngayon is yung asawa nga ni Snow. So, eto to, yung pares ni Snow dati. Yun yung pinares niya ngayon, kalapatids. So, eto, isasali pa rin natin to. Mag-aabang-abang pa rin naman tayo, kalapatids. Kaso ito, pang pooling na lang natin to si John Arden. Pero kailangan natin to i-condition nga, kalapatids, para walang sisihan din, ano. So, kailangan natin to i-condition, i-full condition muna natin siya bago natin siya isalang ulit sa pooling, ano. Kasi matagal yung pahinga niya, kalapatids, eh. Matagal na siyang hindi lumilipad at nagpapahinga dito dahil nga dun sa nasugatan niyang pakpak at wala na nga siyang buntot, kalapatids, ano.